sa tubo mas. Sa temperature sa tubo. Which office? I'm still mayor up to tomorrow. I've read a lot, I've looked about you, no? And I've looked at your side. You were an only child, pa? No, we were three. Okay. But my sister and brother died. Oh, man. I think my brother was elder, the eldest. Uh-uh. Elder than me. Uh-uh. Kasi nandun ako sa in this kid. Okay. Then, girl yung amin niya, youngest. Okay. But they all died, I think, my elder brother died several months. They were yung amin youngest, sa infancy yata. So you really grew up all alone? Yeah. And then you were raised by your uncle? Yeah, later. Okay. And then, you went to UP Prep? Yes, that's where I graduated my high school. Okay, I talked to someone whose mother was one of your teachers. Who's this? I'm not sure. Teacher where? In UP Prep. One day, you, in the arts class, one day, you were supposed to bring materials for school. I think you're referring to Ms. Pangilinan. Yes. So. The mother of Kiko. And you were all supposed to bring materials to school, and you didn't have any, and you went out and you found a broken chair, and you brought it and you said that you would repair it. That's what she remembers a lot, about you. But why did you not have any material to bring to school at that time? Oh, I don't recall na. Kasi, unlike other high schools. Okay. Where you would have industrial arts, kung ano-ano. That time is you do whatever you want to do. Okay. Because you're supposed to be... we are all destined to go to college. Okay. So we call it the arts appreciation. Okay. So we had a classmate who became a national artist. Who? Si Ildefonso Marcelo. Okay. Sculptor yun. Basta yung oras na yan is reserved for whatever you want to do. You want collections of paintings. Draw glass, or you like essays, basta kahit parang kung ano. Then at the time you like carpentry, or? Hindi naman, it's part of yung sa arts kasi sira-sira-sira. Okay. And, you know, because of that, you were able to go to UP? Yes, for my AB. Went to UP for AB, LLB. Then I took up a course in Masters in Public Administration. Mm-hmm. Later on, when I was mayor, I went back to UP for urban planning. I have a diploma sa urban planning and a diploma in environment and natural resources management. From UP? At that time when you were young and you were an orphan practically, what was your ambition? Me? Yeah. Probably you won't believe it, but I was aiming to be a president when I was still in the grade school. I was always an officer in our classroom, and I was always saying that hopefully I can be the president of this country. But of course, I became a lawyer. I became a lawyer. Uh-huh. And I always believe that even if they say there are so many lawyers, as they say, there is always room at the top. Why did you want to be president? By the way,
I've interviewed si Gilbert Chudoro, Chita Scudero, and well, both of them said they also wanted to be president at a very young age. Ah, well, because the presidency is associated with the politics. And you did not see your poverty, you know, your lack of wealth, lack of connections at the time as a hindrance to your dream? Oh, I took it as a challenge. Beg your pardon? I took it as a challenge. And then you became a human rights lawyer. That's when I met you. When you and my dad and Rene Sagisag were defending si Joe Burgos. Yeah. I interviewed you as a business agent. He taught you pin, no? My dad, yeah. Look. Brilliant at that time. Huh? Brilliant. Yeah. Okay. Pero ang, I think his good friend in the College of Law, faculty, si Professor Malami. Yeah, one of those. Good friends. Sila Ambion, sila Labita, Irene Cortez. Kasi ko naman, hindi ko dalawa sa Shakespeare. Yeah. Pero yung dad mo ko na, hindi ko sa itong masakuhay niya. That's right. That's his, ano. I was a professor in USC. I enrolled for you. You were also USC? Yes, I took up a course in Master of Law. Master of? A master's degree. Master. In USP. Yes. Is that where you met him or in law? In UP law? It was in UP. UP. Okay. But he was never my professor because he came in. Okay. I think he became a member of the faculty in the 70s. Mm-hmm. Yeah, that's true. I graduated in 67. You were incarcerated briefly? Many times. How many times? Always mga 10 times kasi nakulong kami sa city jail, nakulong kami sa provincial jail. How did you always get out of it? May sasawa naman kasi silang ikulong kami ng matanda. And so you have been in jail for a total of how many days? I think the longest was because of the declaration of martial law. Ah, okay. You were one of those who were picked up 1972 September. I think it took me in 73, first quarter of 73. Why did you choose at that time to live a dangerous life? Because it was really, you know. Sure. I always wanted to be a part of the challenging job. But by and large, human rights is always associated with sa mga stress, poor, masses, and, you know, gusto mong pagtulungan lagi. Can you just to go back to your childhood? Can you date the time that you wanted to be president? Oh, I was still in grade school. So how old would you be? I graduated in 54. Ten or 11. Ah, 10 or 11. To daughter again, 11 years old. So when martial law was declared, did you feel na it would last a long time and your dream for the presidency would be shattered? Oh, well, I know. It was too soon that I would be a president at that time. Before mga president, 50 and above. You know, okay, I talked to a military asset, no? I don't know why he labeled you PKP, but I just have to clear that up.
kasi mga kasama-sama ko basically, most of the time, although wala naman akong, wala naman akong formal association doon. And yung PKP at the time, basta yung PKP. Oo. Yung sila Rebel Torres, sila Pagano, so. Ah, si Inemenso? Oo. Okay. Si Merlin Magallona? Okay. Pero si Merlin, tuloy lang kasi nasa dilim na yun. Eh si Dodong, naging professor ko kayo sa Public Administration. Okay. So, but you had never, you didn't have any formal association? Wala akong formal membership. Pero, I used to join in teachings, out of towns. They must have your, ano pa, they must have your, you know, yung dossier. I have a feeling. That's way way back. Yeah, but they do go way, way back. Eh. That's why I was surprised na they told me that. Okay. Have your attitude, okay, what is your attitude to power and change here in the Philippines? Kailangan meron kang power originating from the people. Okay. It's not the power that you take because of force and whatever. Change. You always say that without change or without innovations, the ultimate organization will decay. Uh-huh. That's the reason why, among others, I've been charged so many times. And basically, these charges were results of the innovations I've introduced in the city government. Yes, I listened to last night when you said na they wouldn't allow yung, what was that, they wouldn't allow? COA wouldn't allow, they introduced free merienda. In the city hall? In the city hall. Oo, and then they wouldn't allow that. Because according to them, there is no law that allows. So there is no law that prohibits it. Kaya pag conservatism, lalo na yung COA, lalo na napaka-conservative. Let me go through this first, no? What has been your life-changing moment? What? Your life-changing moment. At what point? Any point. Or when I graduated, or... Yung talagang nag-iba yung landas ninyo sa... Wala ako ng baba, wala landas. My wife repeatedly, I've been asking her, how do you feel? I'm not excited. Maraming beses na ako na-promulgate, maraming beses na ako na-sipo yung government. Nag-take off? Because I've been elected for 6 times. Oo. At nag-include when I took my oath to be the first local appointee under the Cory administration. May bakit yung narinig. So, kung susumpa ko bukas, hindi na isumpa-sumpa. Dahil ba lang, siguro yung ritual. I was listening very closely to what you said to Cheche last night about that you were going to expand the role of the vice presidency. But I got the feeling that, because I was thinking about the coalition, that your attitude, is it correct for me to say that your attitude is what is not disallowed in the constitution is allowed? Not to be honest, I haven't read thoroughly the constitution. Okay. More or less got an idea of what are my functions.
on the basis of the transition papers I received. Okay. Pero, daral naman ako, no? So, alam ko yung mga organization at chart, kung ano. Meron line function, meron staff function. At tinignan nyo yung organization niya. So, the number one executive is the president. Mm-hmm. At susunod doon sa box niya is the vice president. Yung mga regular departments, education, energy, national defense, foreign affairs, sa staff yung presidente. Pero, since I'm the part of the executive department, then I have to function as an executive. Being elected as a public secretary. And all of these things, all of these questions, what are you going to do, etcetera. And this is because of that image that the vice president is a spare tire. Sabi ko nga, nakatingal ha, nagingin tayo para mawala. Yung papalitan mo, not be strong. Mm-hmm. Yan man, even when I've been mayor of UCT, so we're constricted by yung mga formalities, yung mga batas mo. Mm-hmm. So you will carve your own? Within the parameters of being a vice president. For example, I have an idea. Then I write that to the department concerned. Yung mga kamalian ng mga departamento. Bakit ko naman yung liigo ko rin. Yung whatever is the result of my consultation with the people, and I have to relate it to them. So, opposite me, ano? Ni Noli De Castro? To be honest, I don't know kung ano yung mga pinagagawa nun. No, he never talked. He never, he, you know, he never really, ano on policy. Sa transition papers, I read, he was an alternate chairman of the Poverty Commission. Of the, Poverty Commission. Chairman siya ng Task Force Against Illegal Recruiters. Okay, so you will fully use those... These are functions that were given to you by Malacanang. Okay. Hindi naman yung automatically step on the system. I see. So, has President Aquino... or have you told him what hinted to him what you might, you know, want to do? I wrote him and I told him last Can week. I have a copy of the letter? No. It was published in the papers. Which one? Then? My letter. No, I mean which newspaper? Malaya. Okay. I look at Malaya. It came out either anytime from Thursday to Saturday. Okay. Sir, sino yung favorite political role model? Hindi yun sa Olympic leaders at 20 years. Sino? Okay. I'm sure for Churchill and Sabor. Churchill. In terms of what? To Churchill? I think... in terms of crisis. Okay. Sino pa sa Kennedy? It's a peace mission. Okay. Sino pa? Nixon? Bakit sir, hindi si Nixon? Siguro kung lang nalalaman ko sa Nixon.
yun man nasa yung naging outstanding sinasa. Si Mandela. No, not yet. Very good book. Tapos asking na po, si Lee Kuan Yew? May 2 volumes siya. Yeah, I have that. Then also discuss his observation in the Philippine. And Marcos. Strongly. Yeah. So, that's kind of leadership. Is serving for those in the eastern side of this world. In eastern side? Yung Asia. Kaya naman talaga ang libre sa Asia. Sa Asia, ano sir? Sa Asia, kailangan to. May talagang dito, may political view. Kaya naman strong leadership kailangan. Tayo na mama na sa Amerika. So, American type of leadership in Asian country. So you have 5 children, ano? Yes. 5. And how many grandchildren na kayo? 11. Wow. Meron kami twins. Ha? Twins? Okay. And of your 5 children, only 2 are in politics? Yes. One is a member of Congress. Yeah. The other is the incoming mayor of the city. You see the one that I... you met? Uh-oh. Yeah, mayor. Uh-oh. His first name is... Gejomar likewise. Gejomar. Ah, okay. Did he study abroad? No. He school and to high school sa Ateneo. Then he went to UP. Graduated cum laude sa arts and sciences. Then he took up a master's degree in public administration. Now he's taking up a course sa urban planning. And your daughter Abigail is also UP. Graduated from UP and took up law in Ateneo. Okay. Let me ask you first about your management style. How do you look for a solution to a problem? Do you pray? First thing to do is determine what the problem is. Before you talk of solutions, you have to be exactly the problems. Okay. And then, you pray when you... I pray minimum. I do not pray anyone before I speak a session. I pray when I wake up in the morning. And then, now this day, I'm going to church every morning. And before I go to bed, I know something. Which thing? To whom do you pray? I just say my life prayers. In the morning, I read bread for the Lord, and then daily bread. Okay. And then we have 65 days with the Lord. I was attending morning prayers. I don't see you as a very prayerful man. Probably because of the image that people have been looking at me. And what is that? The image that position, pagkakailangan lumalaban.
you describe your managerial style? Are you a top-down kind of person or consensus? From bottom to top. Bottom to top. How do you, can you give me an example? That is with the people. Huh? You dialogue with the people. Okay. I read a lot of newspapers. Okay. So, yeah. I'm a firm believer of decentralization. Having trust and confidence with my people. Having? Trust and confidence with my people. The parliament. They're all there to make a decision. Do you encourage, do you have a lot of people's organizations here? In Makati? Yung iba mga people's organizations, yung mga national organizations. No, I mean, Militant organizations. Ano, sir? Yung mga militant organizations. Yun ang basically NGOs, people trying sa environmental. What I mean is, hindi ba merong there's a parang section in the national in the local government code na you include people's organizations not in the city council but in parang various local government units. For now, we have that, but we will not continue with it anymore. Why? The first place nobody is the point. Okay. Ito naman, almost every day, I'm in the streets talking with our people. How many people do you think have you sent to school? Since the, how many years you've been in, three terms? How many terms na ba kayo, sir? I've been a mayor since February 1986. Okay. Then we had our first election in 88. Yeah. And the first term was 4 years. Later on, it was 2 years. So you've been as a mayor how many years now? There was a break kasi yung 98. Yeah, your wife. So, we stayed for money, 86 to 80 then. It's 24 years. 24 years. And this is 21 years as mayor. Ah, so 21 years. As mayor. But when my wife was mayor, I was the chairman of MMD. Supposed to be a local office there. Yeah. So, okay, but then there are people, do you think, when you talk to people, you ordinary people, do you think that they tell you what you want to hear, or they tell you what they really feel? I play a lot of dialogue. I came from that point. I came from that sector. I can speak and feel the that's what I was saying. I have been fortunate that I grew up the hard way because I grew up in my heart. So alam ko yung kung anong hirap na nasa ko kung anong maging mahirap. So parang you not only have empathy, you have lived their life. Oo naman, kasi when I was with my uncle, he wakes me up at 5 o'clock, nagwawalis ka na sa paligid, lalabas mo yung kanyang mga mano, pagkatapos ng alimusal, pumapalengke, tapos makapamalengke, maglalaba, tapos maglaba, mag-aaral mo for maglasa. Kayo yung naglalaba? Oo naman, hindi naman paglalaba yung mga matulog kasi nakakatuwa yung aking buhay sa Tiyuho. Sa oras ng pagkain, kasama ko yung buong pamilya ng Tiyuho. After the eating,
become a part already of tawag na namin yun, bandang labas ng patulong na kasama. Nakalimaboy, totoo yan, sir, ha? Kasi kumagawa sa yung story. Hindi kasi, yung kay Villar, eh. Eh, yung sinadaan eh. Di pagtanong ko, sa kinalakihan, pagkakalawa ko talaga ng kanilaboy. And then you sell that? No. What? Hindi kasi mag-alaga, hindi ko naman ayos. Baboy, o kambing. Pero marami siyang manok at sabok. So, baboy, kambing, manok, ang sabok. Kayo, sir, now, do you own kakpa, ano? For kakpaiting? Mga pangkakpaiting, pero yung mga kukul na sa kakpaiting. Kayo, sir, but you own... Sa natutuwa lang umakit, iba-ibang kulay for one. Number two, well, umiinis ang kapaligiran. Magaling mga manok sa paglilinis. Ilan, sir, ang manok niyo? Per takpan? Wala man yun. Ang ano doon, yung namamahala doon. Palagyan doon sa mga manok. So, hindi nyo alam, sir, kung how many yun. Hindi ko ito. Mas takpan. It's more than it. And these are from U.S. or Australia? Yung yatang breed nun, yung sa Australia. Pero pa sa Australia, ito na natin sa Australia. Basically, it's not sa U.S. Okay. How did you reduce corruption in Makati? Sinabi ko sa kanila, I'm in business. So, yung tutuwa ko, pinagsasabihan ko lang ngayon dyan, tama na yun. Hindi nyo kinakasuhan? Mayang kinasuhan mo. Okay. There was an article that came out in PCIJ before, a long time ago, about 2000, it said that you basically took over Yabut network. Would that be a correct assessment? I succeeded Yabut. Yeah. And then these people were there. When I came into office in 1986, wala naman akong tinanggal din. Yung first days ko, ang isa lamang nawala din sa... Munisipyo pa kami noon eh, yung engineer. Sa takot ko sa kasalanan niya, immigrated to the States. Yung later on, tinanggal ko yung mga 1530. Marami kami yung 1530 noon, lalo na yung mga kabataan niya. Malaki yung auto. Mga 2000, 2000 bata yun, 2500. 2,500. Sir, ngayon, how big is the municipal, city hall? How many? The size of the parang workforce? Bureaucracy na. Excluding nationals, no, naman 6,000 workers. 6,000. And you Morris. Built how many story building? 24. 24. Sir, tatanungin ko sa inyo, ah, huwag kayong magagalit. A long time ago, actually, you showed me the room of Yabut. When we had that new building, so I had to use that place. Oo. So, yung office niyo ba, sir? May nagtatanong, meron pa bang bedroom sa office? Meron, siyempre. Meron pa? Hanggang ngayon, yung bagong office niyo, ano pa rin? Doon kayo natututo? Pag nandun lang, matangali yan. The only time I think I slept there night time when we were under six. 87? No. Yung... 2006 yata. 2006. Yata. Either 2008 or 2006. Okay. How
do you deal, sir, with your anger? Minsan, nilalabas ko, minsan sinasaloob mo na. Sinasaloob yun na lang. Are you the type na nag-ano ng cellphone? Kamukhaan yung president? Siguro yung makapagalala. Oo. You're the type also? Never? Oh. Bakit normal ba yung nagtatapon ako? Normal? Hindi kayo. Yung cellphone lang. Computer ay tinatapon yung Gloria. That's what I heard. Kayo hindi, sir? Ano niyo inaano? Ano niyo yung pinagadalita? Minumura? Pinagadalita. Hindi mura. Kasi ang tawag sa inyo, may ano, actually, okay, ang reputation niyo is parang urban warlord. Is that a... Warlord? Yes. I cannot speak in that warlord. Why? Wala naman akong mga features and characters that makes one warlord. Ano yan, sir? Yung mga nag-uwag mo lang makakita o nag-uwag mo lang kung ano yung mga tao. Okay. Yung mga tao, yung nandiyan, yung kasama sa Diyos. Wala kayong... Wala mga imported. Ha? Wala akong mga imported na mga tao na matangali o ano. Yun, kasi pagkaintindi mo ng warlord, hindi ako yun. Sorry, sir, I have to ask. Kasi yun ang reputation nyo, eh. Eh, kasi, nung panahon ni Cory, basically, ako lang yung civilian leader na pumunta. Dalam pa rin. Eh, siyempre, makikipagdabal tayo ng pito na rin mo doon. Eh, hindi ka ito na po. How many guns do you own? Hindi. Pusi, ganun kayo. Yung mga lahat ng ginagamit ko ba rin, nakalisensya. Oo, pero so how many guns na nakalisensya ka sa inyo, sir? 16? Wala, hindi ko papayagan yung 16. Pinoy na yung 16? Ha? Eh, paano collector si Pinoy? Kayo hindi. Hindi naman ginagamit yung nakukulector. Ang baril ko is functional. Functional. Mga ilan, sir? Or may protection. Ha? Mga ilan? Pinata na kaya ano sa akin, tatlo o apat. Tatlo o apat. Personally, mga 9mm? Kaya pinata ko 9mm or 45. May 45? Maliliit. Hindi masyado. Hindi, meron yata naka ano sa akin, so shotgun. Shotgun? Yata. Kasi sir, parang takot sa inyo ang tao eh. Matito naman, paano ko malalalo kung takot? Hindi naman ako siyabo. Ang basis ng pagkakaboto sa akin is good voting basis. Kaya ba, kilala ko yung ganito kami sa Makati. Kasi, sa tamang pangawala, you meet the necessities of our visitors. So, kusama lang po yung pratatakot sa akin. Ngayon na siguro, kapag mga kalaban ko lang sa pulito na ngayon yung natatakot. Kaya naglalakad ka, nagtatakot. Pwede ako kung naglalakad ako, niyayasap ako. Ano matatakot ang tao sa akin? Kaya siguro yung makakatakot sa mga lumakuwala ko sa lalang pinapag sa akin. Mihira naman, mihira sa buhay na siya na siya ang awalwe na siya sa There's another thing that I need to ask you, sir.
lumabas, may nilabas na extensive report tungkol sa iyo ang news break before. I think that was 2001. Pero according to them, sinagot niyo naman yung mga allegations doon. But okay, what I want to ask you is how many houses, condos, property do you own? Ha? Ipo lang yung unsod ang nagsasabi niya. Hindi, I don't care about consult, sir. Kasi ngayon, inulit na naman yung service niya. Condos, bahay. Hindi, pero is it, okay, personally, and, kung anuhin niyo yung family, how many do you own houses? Marami namin sa Batangas, sa Bogotas. Oo. Wala ng condo. Kondo dati, yung anak ko lang nakatira sa kondo, may nakatira sa bahay. Kasi ito po sa bahay. Ngayon sa bahay na lang? O, may bahay na lang. Ayos yung bahay na ito. Siya na lang wala dito sa bahay na. Okay. At ang anak ko, tsaka yung apo ko, kasi yung apo kay Abigail. Yun yung wala dito. So, yung Batangas is how many hectares? Kasi, ayun ako yung sa pabuyan. Mga 10 hectares? 11? Yes. Mga around 10 hectares. Namana niyo yun? Binigo. Okay. Binigo lang niyo. Kasi ang kinos na niya tayo. 30 pesos. 30 pesos per... square meter. Per square meter. Sir, kasi, okay, you're aware, kasi ang daming ang, I can understand na, you know, Gloria Arroyo has been trying to get here for a long time, no? Since 2001, parang hinuhuli na kayo. And so, I also look at what the Commission on Audit is coming out with. You know, I want to, parang, for me, I'm looking at it very objectively. Yung Commission on Audit naglabas ng yung mga financial statements ng cities. Tapos kayo naglabas din ng mga yung sa financial statements sa how do you the difference in the statement of income and expenses between the two? Ano mga technical matters na yan, I'd rather get you get it from our principal. Sino, sir, ang... Investor lang. Itanungin mo sa kanya kung paano yung position niya. Would you give me permission to talk to the treasurer? Yeah, you would not get the permission. You talk to them and they will give you the information. They will? They will give you the information. Sino, sir, doon? Ang dapat yung treasurer, Barlis. Barlis? Parang on that level, hindi na kayo masyado nag-aano. Hindi, figures yung pinag-uusapan natin. Hindi ako kapag na mali-mali pa ako sa NSS. Okay. So, I will talk to him about that. There is, this is a widespread perception, no? And it didn't come from Winnie Monsol. In fact, I have been... I've been hearing, and it's on the internet, like every time a building is constructed, you get one room. You know, look at my hero, Satan. You know, this is a negative thinking of society. Anything negative, especially on the life of local government officials, pinatanggap na agad yun as a hospital too. Hindi pa pwede mo. Maganda. Pwede mo magkagawa ng bahay mo. At kailangan talagang all extreme poverty. O yun ang mga ideal na government officials. Ito dapat mo masoso. Sa lahat ng mga kaso mo. Ha? Lahat ng kaso ko ba may political yan? Pagkatapos ng eleksyon, eh, ang charges kabi-kabi lang. Eh, dito naman sa atin, ito, halimbawa, maghiwalay tayo ngayon.
we have nakita ngayon sa fiscal service na body can defend me. So you already have your case. Wala namang censorship. I understand. It appears in the papers. Oh. Headline pa, ano? So, I have seen the charges against you by Bobby Brillante. I know for a fact, for instance, noon, may kato sa ulo si Bobby Brillante. I know that. Because I used to cover local government, kay Nene Pimentel, and then later on, I've been covering for a long time. Pero, kasi when I look at the, I think the question really is, it's not that politician should say poor, but I think what people are wondering is, how did you become very wealthy? I think that's the thing na ano. Very, okay. Okay, sir. Ano yung net worth nyo? Lahat ng charges sa akin, ang graphic and corruption. Wala na yun. Okay. Kaya ba, may inilabas siya sa inquirer na unresolved plunder process. Binag-hirap sa media natin, hindi nag-research. I don't think there is a plunder case filed against you. I mean, maraming plunder cases, excuse me. Hindi, pero hindi kayo na-arraign eh. Kaya nga, alam mo kasi dito, revealing yung charges. Pag inihablakas sa fiscal sa office, it's a charge. When you have a case in court, it's a charge. So, yung lang karamihan ng sinasabi yung charges sa nasa ombudsman, it's like a fiscal office. Pag-ibigin namin yung investigation. Well, I can understand. Personally, I can understand. Sa mga media natin, they build on technical matters. And in many instances, they are not accurate. No, kasi personally, I can understand why Gloria Arroyo has been after you. Because you have... Dito nang nangyayari lahat ng rallies eh. Yung kay Erasmus. Yes, I know. No, nagkakinigyan mo yung mga kaso ko. Underground, kung ano. Pagka kapalitin ng administrasyon, ministerial in nature. Sayang, doon mo ilagot yung mga Pilipin mahal ko. Ang mga Pilipin mahal mo, wala ka namang oras kung tingnan lahat ng dokumento. Pinapipirma ka lang as head of agency. Ang dami ng pinagdaanan mo. O lahat ng proseso rin, pinagdaanan. Pagka taba! Pagka dahil kayo ang Malacanang, sa'yo po ba? Hindi yung proseso. Ha? Can I take a photo with your niece? With your, ano? Picture na kay picture. Picture ka lang kita. So, pagka kalabang ka, experience sa COA, ano mga pinapitirman nyo pa dyan? Wala naman kami na ano ganyan. So, pagka kakampi ka, ministerial. So, walang liability. Pagka laban, liability mo, criminal. Conspiracy. Pagdating naman ng oras, hindi pa nila makreweba yung conspiracy. Pero nakalabas ka sa media. PNI charge, investigation group charge, etc. Dito sabi ko sa'yo, this is a negative thinking society. When I thought of asking for mga coffins ng mga na yung mga
sinusunog? Mga sinusunog ba? Cremation. Yung mga coffins sa mga kinikremate, okay? I think I was the first local official na nanghingin ng mga coffins there. Kodina. Collecting coffins. Okay. Pero yung coffins there, ala pa yung isang mga ubus ng lahat sa kasi yung tabi napapabigay sa mahirap. Basta, ang news wanted me for its negative. Or siguro, sir, kasi binibet ka lang ngayon ng tao. Because they're looking, you know, you're aiming for the highest position. So that's according to them. Sir naman, you were initially running for president. Yes, but at this point, let's forget the politics of 26. Okay. This is the time for us to work, try to unify the country, solve our basic problems of hunger, unemployment, peace and order, corruption. Sir, yung hunger, okay. Ano yung solution sa hunger and poverty? Ba, siyempre, bawal yung yung hunger poverty sa wala ng trabaho. Okay. Konti ang production natin ng pagkakal. Konti ang? Production natin ng basic necessities. Okay. Kaya nga yung import pa. Nakatawa yung mga problema nyo. A leader is there to provide solutions to the problem. Ano yung solution na napigil ka? Patuloy niya. Lagi tayo nang i-export ng bigas pero hindi na matapos-tapos. And as I did say, 2 months ago, pagbukas ng klase, ano yung mga antiquated problems yan? Lack of classrooms, lack of teachers, lack of schools. Ano mo? Hindi naman natatapos yan. Yung leader, tinatapos yung problema. Good morning. Hi. Sir, but there is also a perception na yung nagawa nyo sa Makati, nagawa nyo dahil mayaman ang Makati. But the rest, as you said last night, 98% of the local governments are very poor. Pero ano mo ba? Okay. Na for theoretical purposes, yung nagagastos namin per Makati resident, inagyan din ang magagastos ng national government, 17,000. What do you mean? When you divide the income by population, makukuha mo daw 17,000. Yun lang, theoretical, kasi yung national government, meron military institution. Okay. So you're saying parang per capita, you actually, in Makati, you're spending 17,000 per resident. And you're, kasama na dun yung services ng city government. Mr. Classified yun is income divided by population. You get 17,000. Okay. Ano yung implications nun? Implication nun, nakang sa klase ng management, sa klase ng leaders nun. Sa klase ng priorities, sa yung mga plans and programs. Okay. So, let's look at the Arroyo administration. No? So, basically, yung ginagastos niya, 17,000 per capita. Pero so, ano yung... Theoretical lang yan. Theoretical, oo. Pero misquote na naman eh. Ano? Galing ako ng business day, Ms. Peter. Ang assumption doon, parang mali yung priorities niya.
planter program. Ano yung dapat yung... Yung facing niya, yung mali. Yun? Yung facing niya, mali. What do you mean? Ako kasi, pagka may plan, may plano ko, in many instances, may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Okay. Hanggang sa matapos mo yun, buong project. Basta kailangan makumpusan at kailangan may kapatusan. Can you give me an example na may ganon, phase 1, phase 2, phase 4? Okay, sa mga construction ng mga school builders na nakikita ko yan. Yes. Hindi naman na, ang tatrabahuhin muna natin, eh di po sa eskwela nito. O yung ibang eskwela, susunod na phase. Oh, okay. Hindi ba na, nila ginagawa yung ganon? Mukhang hindi eh, kasi... Yung mga tuloy ay natatapos kasi nililipat yung pera sa ibang lugar na si Marcos na ito na ano yun yung panahon yung makaka-president makapagal problema bigas yun ang tunay na problema kasi walang mayaman, walang mayaman hindi katulad yung pira sa bigas dito ni Saloy. Ang kumipira sa bigas ay talagang kahira. Kasi yung bigas para sa mayula, binenta sa commercial price. At so, nabawasan nyo yung supply para sa mayula. Ngayon, talaga, ako nalala ko kumipira ako sa bigas ay para sa tiyo ko. Middle class na yung tiyo. So, during Macpagal's time, the problem talaga was supply. For everyone. Everybody. For everybody. Oo. Pero ngayon... Noon, hindi ba tingnan mo, may nakita ka bang... may nakita ka bang nakapuot siya po mula? Yung mga teachers pumila? Ang mga pumila, yung mga tita, yung mga marami ka. Ito yung pinagtatakan ko, no? During the... To go to the election, no? Bakit kayo nanalo si Era Pindes? Eh, meron mga unang-unang tayo ako, may bumoto sa akin. Ha? Meron bumotong Gibo Binay, may bumotong Binyar Binay, may bumotong Rumpi. Pero maraming bumotong sa lahat ng tandem. Yung tandem namin na ni Era Pindes, maraming nakuha ko ito. Doon sa grupo. Era Binay. Era Binay. Sa lahat ng tandem. So, kung ikukumpara mo sa tandem, ilan ba ang bumoto ng Gibo kay Edu? Ilan ba ang bumoto kay Binyar ng bumoto kay Gore? Diba? Ah, ilan okay. Ba ang bumoto ng Noy-Noy kay... Anong percentage, sir? Ang figures. Kasi parang hindi nyo nadala si Era. Or is that a wrong assumption? Hindi naman. Mayroon talagang may mga limitations. Halimbawa, o yung opportunity si Eric sana po sa patwa. Alam mo yung patwa? Yung patwa sa mga... Ah, yes. So, huwag iboto si Eric. Ako naman yung binoto na yung patwa. Ako naman yung binoto. Kaya, ang dami kong boto sa Muslim community. Dami lalo na. Si Mar Rojas may pakwa dyan. Yung mga brad nyo sa Apo, how did they? Pero by the way, meron din mga lugar na maraming boto sa Era o Benji ang boto. Bawa sa General Santos. Ano, sir? Sa General Santos, maraming boto si Pangulo ng Era. Kayo? Ay, mabaan-baan. Pero pareho kami nga nalala. Noong kineri kayo ng mga brad nyo, did you ask your brad na gawin nyo namang Noy B or Era B? Or what exactly did you ask your brad? O, di Era B. Era B na. Hmm.
Ano sir, ano, if you are do, if you're going to look, no, ano yung impact nung yung fraternity nyo dun sa mga bota nyo? Saan, ano, saan places nagka-impact? For one, pinakamalaki kami yung fraternity sa Pilipinas. International fraternity kami. So, meron kami yung mga flags abroad. Oo. Ano ito? Si Clinton, parang namin. Sino saan? Si Clinton, parang namin. Diba yata yung asawa ni Obama, si Salim, yata. Sis niya. Pero sa Mindanao, meron kayo mga brother? Parami. Ilan? Parami. Kami, lawyers, meron mga 100,000 kami. 100,000 to 120,000 kami. Nationwide? Nationwide. Ano nga pala sir yung ano nyo, yung hazing nyo, yung pumasok kayo? What? How? Lahat ng klaseng hazing. Yung ano? Lahat ng klaseng hazing. Na-hazing kayo, di ba? Yung pumasok. Ano sir? Hindi mo pipa. Ang saktan na kayo. Meron ba kayong tanda? Wala. Ano? Hindi po uso nyo. Ah, hindi pa. Yung binulti kayo. Did you enter the fraternity with the idea na ito magiging network mo nito? Sa UP particularly, sa akin, no? Hindi makandang pakinggan ng barbarian ka. Ibig sabihin lang, hindi ka may pagkakas. Nag-join din ba kayo sa USCA? Sabagay, ang tatay ko, ang journey ng frat. Hindi ko na alam kung... Ay, beta yata. Ay, beta. You had this idea na ano, gusto nyo yung barangay officials under the mayor. Bakit yung gusto? Kasi, di ba, under the local government code, impartial dapat sila. Under the mayor yun, dahil sa local government code. But you're supposed to be non-apolitical. Non-apolitical, diba? They're elected. But they're not supposed to be elected under a, yung kinakarga ng isang political party. At the moment, you're part of the election process, then that's a political decision. Bakit gusto nyo na appointed na? And meron a false sense of security yung mga parang captain na dapat tanggalin dahil sa sambahin, dahil sa walang nalalama, dahil sa competent, etc. Pero because elected, may proseso ang susundin. Eh, lalo na yung mga kalawan, ano man nilalegislating mo sa that level, and yet all of these are being paid yung allowance. Hindi mo tayo lumaban ni Kapitan Timeo. At the worst, eh, pagka nagtatulit yung mayroon at kapitan, kawawa yung barangay. And what would help if the barangay officials are not elected, are just appointed? Ano what would help? Hindi, madali ang what? Madali ang pinatatrabaho doon sa mga barangay officials. At saka yung accountability na bilang aksyon. Sabi nga sa'yo, kapitan, patulog-tulog, walang ginagawa, walang sariling talo, hindi nag-leader, at gagawin mo ito, eh, elected. Pero, ang una doon, pahinganis yan. At saka magpapa-election ka na yung barangay, din yung piso na naman. Papa-election ba sa SK? Yung mga SP, mga bata pa na ituturo ng mga politika. Pero hindi ba sir, parang aalisin niyo yung karapatan ng residents to... Alam mo, you're influenced by the Americans that every movement must be by election. Kahit na sa social organization, election, election, election. Hindi naman,
all-encompassing na part of good governance is also. Ang assumption nyo dyan is, again, we go back to your idea of a leader in an Asian country. Siguro, in the Philippine setting, I guess that would be accurate. In the Philippine setting. Anong klase bang political setup ang kailangan natin? In your view? Yung democratic system. Democratic system. Pero ayaw... Wala bang election, wala democracy? Walang... Mawawala ang accountability. Mas mawawala ang accountability. Ba't parang mawawala ang accountability? Pagka umangal yung taong bayan sa maling pamumuno, i-action ang kagawa nila yun. Nandang pa na naman sila. Pinag-uusapan lang natin yung the manner by which they assume their powers. Sir, okay. National set. Let's talk about national setup. Okay lang ba yung national setup natin? Yung we have three branches of government. Yung three branches of government, there is a presidential type of government. Oo. Okay lang ba yun? Kaya naging parliamentary tayo. Do you, are you batting for a parliamentary system? I don't know. Siguro, kailangan pag-aralan ba yun pa. Are you, sir, kasi na-notice ko, para kayo yung asawa ko, yung move ng move. Are you obsessive compulsive? In a way, yes. I am restless. I cannot afford just sit down and do anything. You have to keep doing something. At least magbukod ako sa mga pinabahay na. Pero masabi ko siya, baga sa akin. Ano? Nagbaba. Pagka sinasabi not doing anything, nakahiyaman na sa pangangaka na. Would you... Not doing anything. I mean... But when you read, you're doing anything. Would you rather read or watch TV? I don't watch TV. Hardly, Nararapanood sa TV. So you read, you're able to read every day? Especially the speech. How about books? Not during the competition. For me. Pero, this is what I need. I want not to get back to books. Nakikita ko pa. Kaya mga nandiyan, hindi ko nababasa yung mga sayo ba yung mga pagkakasin. Meron kayong accession number pa, sir. Sa lahat, naka-plastic cover. You have a librarian here? No, I'm going to request our librarian in City of Joy. How many books do you have? Books in the cover. You don't really read fiction? Hardly. Non-fiction? You don't read fiction. Ang pinakaliit is kami yun. Yung Bangkit Lampron. Yung ginawang latest yung movie? Yung Bangkit Po. Do you like reading about the medieval time? Hindi, magkasal lang ang six-time fiction. Yung mga nababasa niyo sa libro, do you try to parang, do you get inspiration for your action from there? Yung iba na, you are guided, you're like for instance, sir, ano yung inspiration niyo nun ako? You mentioned last night a book, yung All the President's Men? Or the making of a president. The making of a president. Yung kay Kennedy. Marami. Hindi ko lang sa Pilipinas ang walang mga inyong istorya yung nangyari sa mga special campaign. Sa
American standpoint. Pero yung iba is the point of view by yourself. Yung iba naman, I mean, yung all to up from day one ng company. And you got the idea of, ano, yung, that, your, ano, was amazing, your first. Was that planned from day one when you, ano, when you got it? Ako sport na ito. Ako yung wala yung sport na ito. Ang doon, parang ako matigay lang yung sabi ko. Kasi, as we have been saying, ang pinaka lagi nang sasabi niya si Senator, as we meet as the people in the streets, lagi sasabi ni Senator, hindi niya. Many will be many will be in for a surprise. Ano siya sabi? So isa niya surprise sa akin. Ito na yung thing ko yung smooth. Kasi hirap din. Kasi hirap. Gusto rin ko. Although si Relly Herman, I was talking to him then, he said, do not discount ERA. He's still my citizen. He was telling me that. I had that feeling that if our election was postponed for a week or two, ERAP might have become president. Hindi na? Okay. Hindi mo overcome yung both ng Iglesia. How many ano, is that, sir? Million. Bakit yun na-overcome? Hindi naman kayo, yun? Marami kasi bumoto sa akin. Sabi mo kasi, yung boto ko nang kaya ko saan-saan. Maraming nawala ko yun, ma. At saka maraming grassroots. Na-notice ko during the proclamation doon sa Congress na parang si Jinggoy Estrada was, and Nene Pimentel were actually crowning you as the heir of ERA, the successor of ERA. Kasi magkasama kami ni ERA. Baka masa. Does that mean na palalaguin niyo yung PDP Laban Party? Oo, yung political party. You don't intend to join the Liberal Party. What's the difference between PDP Laban and Liberal Party? Ah, well, kami, marami kaming mga ismo pero din wala. Kami ay ang talagang mayroon set of programs kami. Hindi kami, personality based. Okay. Anong difference? Basic difference? Yun nga. Meron kami yung mga beliefs namin. Hindi papalit-palit siya. Hindi? Hindi papalit-palit. Paniniwala sa Diyos. Federalismo. So you are for federalism? What else? Marami yung ismo namin. Meron kami yung bottom-to-top decision sa okay. Pero, ewan ko ah. Ako nagsimula ako ng PDP laban sa politika. Hindi ako tumawal ng aking party. Dahil sa Makati na nga lang ang PDP laban. Is it correct to say na your kind of democracy that you want would be what you would call a guided democracy? Parin tayong simple na census. Why? Kasi ang paniwala natin sa ang practice nito sa Pilipinas is masyadong liberalized democracy. Na hindi yung mga democracy na umiiyo sa ibang bansa na lalo sa Western countries. Diba? Mas pwede din sabihin na Japan hindi demokrati. Pero mag-disiplinan din ang demokrasi.
Could you give me an example? I mean, pag sinabing guided democracy, which one, which countries would that be? China. Would you call China a democracy? I think kailangan we have to start before we talk about what's happening in China. Kasi yung nalalaman natin na yung nasa bago. Sa China, local government, hindi pa nga walang election. Ano, sir? In China, ang local elections, ang local officials are not there by election. Yeah. Okay, kung ang feature ng democracy mo is election, yung baka sabihin mo, hindi democratic. Pero, wala naman yung gobyerno ng jurist. Wala naman forum democratic. Parang forum socialist. May mga features ng democratic anti-socialist kingdom, SSS, at yung mga socialist ano, parang ang pinayunyod dito, sir, is it correct to say na, well, parang welfare state itong mga anyway, providing the basic needs of our residents. Pwede ba yun ma-nationalize? That kind of, ano? Pwede. Nasa political will lang naman yun. Sir, si, yung wife nyo, no? Ano yung role niya? Sa, I mean, in your coming challenge, will she play an active role? Hindi ko alam kung forces will be. Pero for all the more than 20 years of my service in local government as a local executive, basically, kinikipin mo yung pag-usa natin, bahay namin, natin, control, makunti pa, tumutuloy yun sa justification, binibisita ko sa hospital na sa doctor. Anong klaseng doctor siya? Ubigay niya. Ah, ubigay niya. Is she practicing? Hindi na rin natin ito. When you, in 1986, when you came to office in 1986. May mga nagsasabi, sir, na the reason why you don't want to accept a cabinet position is because ayaw niyong mag-isa sa commission ng appointment. May information mo. Okay. Ang vice president is excited from the commission. Okay. I didn't know that. Even if you accept the cabinet portfolio? Even. Yung requirement of the commission appointment is accepted by the vice president. Oh, okay. Well, I couldn't help looking at your decor, no? Are those Buddha? Is that your, no, your decor or your wife's all decor? All the people you see my wife. Siya yung mahilig sa Buddha? Siya mahilig mag-ayos ng bahay. Hindi ako dyan, gusto mo din ang hiliro na rin. Mahilig na mag-ayos ng bahay. Siguro, sir, that's the only thing that parang put, okay, the middle class at still at ease with you. Middle class? Well, not from Makati. Who are not from Makati. Parang, they're wondering. Napakarami kong boto sa middle class. Napakarami kong boto. Boto sa middle class. Para ano mo ang marami, hindi naman ito ang marami, di misconception yung di. It's true, kasi according to sila, Professor Ronald Holmes, pinakita nila sa akin yung ano,
Yung E ang marami. Yung E ang marami. B. Hindi ba E? B is according to you. Upper, lower class. And how do you define lower, middle class? How do you... Kasi yung economic level. Yun ang tinarget nyo, ang D. Ay, lahat tinarget na. Pero yung intensive tinarget sa CDE. CDE. Do you concern the rich, the wealthy of Makati are against you? Sana naman yung dahil. Kumain ko yung pumanalo ko dito by the hundreds of thousands. Eh, hindi. Kasi minority sila dito. Ika mga hundreds of thousands dito. Mga malaking din ang boto niya. 15% na tayo. 15%? Yeah. Wala lang yung image na nyo, lalo-lalo lang bago ko dito. Pero when they have experienced my style of governance, hindi na nagkaroon na rin. Yung mga nagsasalita ngayon dito yung mga failure na nyo. Get in touch with you. If, for instance, I need to get your reaction on anything. So, mapapalit ako lang ang cellphone. So, okay, sir. Time na lang. Eh, mayroon. Dumi mo ang telepono ko na. So, ibalik yung trabaho ko. So, bakit yung cellphone nyo ba sa Makati City Hall? Ah, gusto mo ba yung sawa? Hindi ko rin alam ang number pag yung sobsina. Hindi, yung cellphone nyo. Yung cellphone ko nga, marunditin. Ha? Marunditin may mga cellphone ko. Kaya lang ang pagkakot. Pero yung number nyo naman, sir. That's ano naman. Hindi, magpapalit ako sa Jesus. Ganyan ko yung may cellphone number. Meron akong cellphone na for general use. Oo. Sir, pwede ba magpa-picture tayong dalawa? Sorry, pwede ba magpalit muna ako ng what? Oh, sige, sir. Magbibilis ka lang muna ako saglit. Oh, sige, sir. I will take your, I'll also put this up on my blog. Sige, sir. Oh.